may kasabihan na mas mabuting manakawin kaysa masunugan. Kasi kahit papano may maiiwan pa akong manakawin at sasunog na may pwedeng buhay maabo pa ang ating pinag-iingatan. Kaya dapat tayo ay maging handa sa panahon ng may sunog. Ligtas ang may alam. Tama ka, ang pagiging handa sa panahon ng sunog ay napakahalaga. Narito ang ilang mga tips para sa fire safety. 1. Magkaroon ng fire extinguisher. Siguraduhin na mayroon kang isang fire extinguisher sa sarili mong tahanan at alamin kung paano ito gamitin. 2. Magkaroon ng smoke detector. Ilagay ang mga smoke detector sa bawat palapag ng iyong tahanan at siguraduhin ito'y gumagana ng maayos. 3. Gumawa ng fire escape plan. Planuhin kung paano makakalabas sa inyo ng pamilya sa kaso ng sunog. Matuto ng mga emergency exit routes at mag-practice sa inyong fire drill. 4. Bantayan ang mga nakakapinsalang mga kagamitan. Siguraduhin na ang mga nagpapalabas ng init, tulad ng mga kandila at mga plug ng kuryente, ay hindi iniwan ng walang bantay. 5. Iwasang mag-iwan ng mga kandila o appliance na may init. Huwag iwanan ang mga ito ng walang bantay at siguraduhin ang mga ito ay nasa malayo sa posibleng mabatong mga lugar. 6. Magsunog lamang ng mga bagay sa pamamagitan ng tamang paraan. Huwag isunog ang mga basura o mga hindi dapat sinusunog. Magpatupad ng tamang pamamaraan sa pagsusunog, tulad ng paggamit ng lalagyan para sa mga kandila. 7. Tumawag agad sa mga emergency hotline. Kung mayroong sunog sa inyong lugar, tumawag agad sa mga emergency hotline at magbigay ng tamang impormasyon. Tandaan, ang pagiging handa ay mahalaga upang maprotektahan ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay sa oras ng sunog. Ito ang mga HOA sa Malagasang Tubi na nag-participate ng Fire Safety Seminar. HOA participants sa Fire Safety ay mga taga Mandarin Homes, Green Gate Homes 2, Green Mark Homes 2, Green Place Home 2, Green Place Homes 2 Extension, Green Mark Homes 1, Green Place Homes 3, Brandville Subdivision, 3-Lane Subdivision. Kasama ang ating punong barangay na si Ma'am Lenny at mga barangay council with the Kabalikatnet International Association Incorporated Officers and Members of Malagasang Chapter at National Officers, kasama ang ating National Chief IG Operation na si Sir 8K at ang ating Undersecretary na si Sir Ruro Castilan, with the blessings ng ating Founding Chairman at National President na si Tatay 01 Haji Ibni A. Barakon. Earlier around 2 PM, naabutan namin na naghahanda ang mga tropang Malagasang Chapter sa mga Dudeling Goods na magsisilbing ayuda sa mga nasunugan sa bandang Del Pan, Tondo, Manila. Hinati ni Press Joel ang tropa, ang iba maghahatid sa mga relief goods at ang iba ay mag-a-attend ng fire safety seminar upang mapalawak ang kaalaman sa pagsagap ng buhay at mga ari-arian sa panahon ng sunog. Sa tundo kayo? Yes.
Okay, sige, update mo na lang kami, sir. Send mo sa ano, GC. Okay, okay, okay. Mag-iingat kayo dun, ha? Magandang buhay, mga katropa. So ngayong araw na to, nakapunta tayo dito sa Malagasang chapter para po bigyang daan ang pagkakaroon ng training. Actually, isang pagkakataon to na ang mga katropa at ang samahan ng mga homeowners association dito po sa kanilang village ay magkakaroon at magkakandak po ng training ang Bureau of Fire para po sa itong event na to. Sa Fire Safety Seminar, dito po na ituturo kung ano ang kahalagahan ng may alam kung paano magkaroon ng awareness, kung paano i-handle just in case may mga emergency arises with regards to fire. So, isang tip lang talaga dyan, mga katropes, huwag kang magpapanik. And the rest, i-explain po yan dito sa activity na to na kung saan involved po ang mga katropang kabalikat. Guys, ang halos lahat ng homeowners association po dito sa village na to, sa Malagasang na to, ay mga katropang kabalikat. Kaya tunghayan po natin, mga katropa, ang kabuuhang kwento po dito sa ilalahad ko po sa inyo. Dahil po, very exciting po. This is the first time na magko-cover ako ng ganitong training at ganitong seminar pagdating po sa fire safety. Alright? Naman, hindi ko naman makakalimutan. Oh, ma'am, kumusta po? Oh, di ba? Oh, natatandaan niyo pa ako? Oh, yan! Okay. Para magbigyan kayo ng kabuuan or summary lang po sa mangyayari ngayong araw na to, dito po si Ma'am Roda para po ipaalam sa inyo ang summary ng mangyayari sa araw na to. Okay, Ma'am, bigyan mo kami ng summary kung ano ang mangyayari ngayong araw na to. Hello, magandang umaga po. Ako po si Roda. Based leader po ng Phase 2, sa kanya po nandito po tayo ngayon sa Green Gate Homes, Kabalikat Chapter, dito po sa Green Gate, Malagasang Chapter. Okay. So ngayon po nandito po tayo para po sa ating Fire Safety Seminar. Yeah. So po muna po ng aming kapitana na si Kapitana Lenny Andalon. So siya po yung actually binubuto ng mga COA President. And then they are inviting us dito sa atin para may alam po tayo paano po pagkakaroon ng sakuna sa ating lugar. At syempre sa pamumuno ng mga kabalikat natin, kabalikat po silang natin na si Press Baduel. So,
andito kami lahat, halos. So, marami po kasi itong cluster. So, we have 5 clusters. So, sa totoo lang, nagpapasalamat ako kasi Roro. Kasi, nagulat kami din, nandito siya para mag-coverage nito sa amin. So, ito po, malaking bagay po ito sa amin para malaman po na lahat. Dahil sa totoo lang, bilang kabalikat, una po namin ginawa ay... bilang isang civilian, inuna po namin yung mga COA president namin. That's why dumami po kami sa okay. Ma'am, may nakita ko, Imo City Fire. Sino-sino po to sila? Hindi nyo bang naikwento? Yeah. Yung Imo City Fire na yan po, dahil ko sa City Hall ng Imo. So, in-invite po sila ni kapitan namin, so si kapitana namin, Andalon, para po magkaroon kami ng knowledge kung paano po sa mga sakunan natin yung sa panahon ngayon na sobrang init. So, paano po natin ma-prevent kung ano po una nating gagawin. So, pausap po muna po ng ating kapitana, siyempre, at sa lahat po ng bumubuo nito, sa ating mga COA president, nagpapasalat po ako saka sa ating kabalikat, at saka sa lahat po, kung mapansin mo, iba po ang kulay ng mga uniforms. Kasi iba-iba pong klase. Swerte nyo naman dito kasi halos ang buong gumaganap dito sa training o sa seminar na to ay mga homeowners association, mga officer. Yes. At yung mga HOA na yan ay mga officers and members din po ng kabalikat. Yes. At hindi lang po, ang fire drill na ito ay hindi lang po ito para sa mga officers. Para rin po ito sa lahat ng mga homeowners po dito. Hindi lang po exclusive sa face ko, kundi sa lahat po dito sa so, po ng malakas. Ibang mga face din po ang nandito. Opo. Rin po. Okay. Rin mo. Well, Ma'am Roda, maraming salamat. Pagdating dun sa details kung ano ang pag-uusapan at paano iraratsada ang seminar na to, malalaman po nila guys. Kung umabot ka sa video na to, don't forget to subscribe, like, and share with this content. Dahil po, marami pa kayong malalaman kung ano bang mangyayari sa buong araw. Kasi, actually, late afternoon na po kasi alam niyo naman po pagka early in the afternoon, early of the day, sobrang init. So, samantalahin natin nga medyo pawalan ang init ngayon at mag-start na po ang kanila activity. Ma'am Roda, maraming salamat po. Okay, okay. Para familiar ko ra. Parang singlaki yan doon kay Ma'am Palalab. Ay, Ma'am Viloria. Ah, Ma'am, alo ka, Ma'am Viloria talaga, ha? Oo, tira mo. Ayaw mo talagang... Ano po yan? Bata pa po talaga yan. Natin mo, bata pa daw yan. Eh, may kilala kaming ganyan, 72 years old na, ma'am. Lalaki pa po yan, bata pa daw. Talaga? Bata po po yan. Yung height lalaki. Niya. Ano ba pinagbibasihan natin yung laki ng bunga? Meron akong gustong i-introduce sa inyo. Tingnan niyo naman po. Walang iba kundi ang Miss Hiyaw Girl ng Malagasang. Love it! Oo, di ba po? Oo. Nauna na ito. Tinog yan. Ayan ang nabuhay. Tapos pala, ang pangalan niya sa hapon. Ay, pupunta lang ako kayo na. Tapos gusto ko rin kong i-acknowledge yung president po ng Yaragos na ho, si Dami Rivera. Dito rin po siya, hari po, magandang hapon po. Tapos yung ating president ng ating Green Park 1, si Miss Lita Dunar. Dito rin ba? Kaya po sa igon. Tapos si Ma'am Rose Susana, siya po yung president ng GPLP, magandang hapon po sa inyo. At dito rin po si Sir Marvin, si Dino, si Joel Pagilobar. Wow! Tapos, last but not least, syempre, yung ating president po, si ng ating Biblic Hopes Preschool, si Mr. Jim. President ng ating alliance, HOA Alliance. Tapos, i-acknowledge ko rin po yung ating mga kasama sa barangay. Nandito po yung ating magawa. Hello. Magawa po yung manis.
At syempre, yung ating barangay chairman, si Kathleen Herrera Calleon. Tapos, i-present na makukumento itong seminar natin ito kung wala sa itong dalawang kapag na tao na ito. Si Fire Officer 1, Jason Sigurigido. Saka si Fire Officer Edgar Fran. Yeah, so, marahil is, naisip mo natin kung ano po ba, bakit tayo lahat ng ipon-ipon dito, no? So, muli pa ka sa kulit na may tablet, para na sa atin naman na sa atin, ay share niya sa atin, bakit tayo bakit sila nag-initiate ng ganitong seminar. O, katawag pa po yung ating kasi po, number one po, ngayon po kainit ay uso po talaga ang sunog. Ang tanging pinakikiusap lang po namin sa mga presidente, sa mga HOA, yung fighting po ng mga inyong street ay pakisabihan. Dahil pag may nangyari ng sunog, hindi po po agad re-respondihan. Ang aming po partner ay nasa unahan pa lang, hindi makakapasok. Kaya pakiusap po, kahit ngayon lang po, nakikiusap po kami ang barangay na pakiusapan niyo po kung may mga black leader po kayo na yung mga sasakyan po ay huwag naman po tihin ng bala sa daan o yung parsada na nagawa na gaya ng halaman. So pakiusap naman po, pakitabi naman po yung mga halaman, no? Kasi yung nagawa namin upang sa ating mga seguridad po natin dito sa ating barangay. Ano po? Sa harap is self-explanatory. For sure, alam niyo na po ito. Okay, bakit po ulit ako yan dito? Okay, alam niyo naman po pala. Kasi po, andito po kami para i-remind. Okay, i-remind ulit kayo. O yung kung may nalimutan po tayo, ipapaalala, ituturo po ulit para at least na magkaroon po ng sunog, alam po natin yung mga gagawin po natin. Okay, so sa mga bahay po ba natin, meron tayong tinatawag na fire extinguisher? Sino po may fire extinguisher sa bahay? Pag-aas po. Hindi ko pinataas, wala ako sa bahay. Ako po, wala sa bahay. Pabili pa lang po. So, makilang-ilan meron po. Okay, so, importante rin po magkaroon tayo ng fire extinguisher sa bahay. Hindi dahil pinopromote ko dahil nag-ibenta kami. Hindi po kami nag-ibenta ng fire extinguisher. Pinopromote ko po ang fire extinguisher dahil ang fire extinguisher po ay kaya kapulahin ng klase ng apoy. Kasi po, hindi po lahat ng klase ng apoy ay kaya kapulahin ng tubig. At safe, at hindi po lahat ng apoy ay safe gamitan ng tubig. Okay? So, before po ako mag-proceed sa seminar ko, magpapakilala po kung ano po ang bureau po natin.
kahit kung ano po ang BFT. Tatanungin ko po kayo, ano po ang trabaho ng bumbero? Okay, ano po? Ay sunog. Nagpapatay ng sunog. Hindi po yung alam ko nung bago kayo ako pumasok. Kasi, siyempre, ang marami kong trabaho, doon ko naman ng bumbero eh. Nag-call center agent ako, pumasok ako ng BBO, nag-company nurse, clinic nurse, emergency nurse, maging dialysis nurse ako. Tapos, nung tumatagal na, sabi ko, bumbero kayo ako. Siyempre, ang trabaho ng bumbero is kapag may sunog lang. Eh, taga-bigol po ako. Taga-bigol po ako. Ang sunog po sa amin sa isang taon, swerte na magkaroon ng dalawang magkaroon ng isa sa probinsya po namin. Ipinira po ako ano. So, inaisip ko, saan maging bumbero ah? Eh, nag-apply ako ng Region 4A. Napunta ako ng Cavite. Nalaman ko po, nabasa ko po yung mandato ng bumbero, yung mandato, yung mission po namin ng TFT, na hindi lang po pala kami ay pamatay ng sunog. So, kung mabasahin po natin, ang bumbero po, ito po ang trabaho nila. We commit to prevent and suppress destructive fires, investigate its causes, enforce fire code and other related laws, and respond to man-made and natural disaster and other emergencies. So yung pinatawag natin kamatay sunog, nandito lang po siya sa suppression. Okay? Pero ang pinaka-main na trabaho ng bumbero is more of prevention. Okay? So paano po natin mapaprevent yung sunog? Okay? Sa ang Bureau of Fire Protection po, kami po ang nagkakontak ng inspection sa lahat ng buildings, sa lahat ng establishment, gagawin pala ko ng kanina, yearly. So ang inus po ay nag-try up there are 60,000 na establishment na dito. So yung 60,000 na dito, kailangan ko lang everywhere. So dito ako doon ang ispar, dahil kulinitin ko lang yung lahat sa sentro sila ng request sa amin, tapos schedule ko lang ito doon sa mga kami nato para pagkunda ang fire safety center. Isa po yung way para prevent natin ang sunog. Okay? So, nalaman ko rin po na ang bumbero ay in-charge nito sa pag-inspect ng establishment. Okay? Inspect naman yung mga establishment kung sige po ba sila puntahan ng mga tao, puntahan ng mga tao, o puntahan ng mga dati ng mga tao, or ang mga katrabaho doon. So, kailangan nyo i-check yung mga building nila is nagpa-comply na yung sa atas. So, isa rin po yung sa way para makarapit na natin yung sunog process. So, pagkakaroon po ng sunog sa bahay, ang may jurisdiction po doon ay Bureau of Fire Protection. Okay? May mga pumpero po tayo ng ulo. Nagulat ng mga pumpero sa barangay, mga fire volunteers. Ang kagandahan po rin sa IMUS, napakarami po natin fire volunteers. So, meron kasi mga lugar at ulo sa Manila, maraming pumpero. Medyo magtikas ang ulo ng mga fire volunteers. Gusto nila sila yung masunod, sila discussin nila. Ang kagandahan po rin sa atin, marunong po sila sumunod sa kung sino po ang kanaasal. So, ang kagandahan po sa mga fire volunteers sa barangay, magtunod ng Bureau of Fire, sila po mismo bumili ng instructions, sila po mag-discard natin, sila po mag-gagawin natin. Hindi nyo magandahan ng mga fire volunteers natin. Iwasan halos isang pulgad ng pagitan sa apoy at hot. Maaari ka din ang inyong pinilaki upang kapatay ng apoy. Buti nga eh, hanggang ngayon wala pa rin yung baril kasi ito ba, dati ko si Dete Duterte, huwag bulutin lang ako ng baril. Ayun lang, isipin mo yung baril kami, tapos nabuti kami ng baril. Mas maganda lang ano, wala kami yung baril. Ang mga klasifikasyon ng sunog ay sumusunod. Isa, Class A ito ay ang mga sunog na nagmumula sa mga combustible na materyales tulad ng kahoy, papel, tela, at mga plastic. Dalawa, Class B ito ay ang mga sunog na nagmumula sa mga flammable liquids tulad ng langis, bensina, pintura, at mga solvents. Tatlo, Class C ito ay ang mga sunog na nagmumula sa mga flammable gases tulad ng butano, propano, methane, at iba pang mga gas na nakalatag sa mga selyadong kahon, tank, o mga pipeline. Apat, Class D ito ay mga sunog na nagmumula sa mga combustible metals tulad ng magnesium, titan, potassium, at iba pang mga metal na maaring sumabog o magdulot ng malalaking sunog. 5. Class K ito ang klasifikasyon ng mga sunog na nagmumula sa mga flammable na mga langis o mantika na ginagamit sa pagluluto sa mga kusina. Karaniwang tinatawag din itong kitchen fires. Ang mga ito ay mga standard na klasifikasyon ng mga sunog at nakakatulong ito sa mga tao na makapaghanda at makapagresponde ng maayos sa mga sakuna o emerhensya.
Kapag may sunog, nararapat na sundin ang sumusunod na mga hakbang. 1. Tawag agad sa mga emergency hotlines. Agad na tawagan ang mga emergency hotlines gaya ng lokal na bumbero o mga ahensyang sakop ng pampublikong kaligtasan upang magsumbong ng insidente at humiling ng tulong. 2. Evacuation. Kung naglalaganap na ang sunog at hindi na mapapanatag, kailangan ng lumikas. Sundin ang mga emergency exit o evacuation plan. Magtungo sa ligtas na lugar na malayo sa apoy. 3. Pindutin ang fire alarm. Kung ang lugar kung saan naganap ang sunog ay may fire alarm, pindutin agad ito upang paunahan ng malaman ang mga taong nasa paligid na may emergency. 4. Masukat ang bisa ng sunog. Kung kaya mong gawin ito ng may kaligtasan, masukat ang bisa ng sunog gamit ang mga fire extinguisher o mga fire suppression system na available sa lugar. Subalit, tandaan na ang pagtugon sa sunog ay dapat nakabatay sa tamang pandagdag na pagsasanay at pangangasiwa ng pampublikong kaligtasan. 5. Iwasan ang paglapit sa apoy. Huwag lumapit o sumalpok sa apoy. Kung nasusunog ang isang bagay na hindi mo kayang patayin o itakwil, malayo ang layo o lumiko na sa ibang direksyon na may ligtas ang ruta. 6. Makisama sa ibang tao habang iniisip ang sariling kaligtasan. Subukan ding matulungan ang ibang tao kung may kakayanan, lalo na ang mga taong may kapansanan o nangangailangan ng tulong. 7. Tumawag sa medikal na tulong kung may mga nasugatan o nalason sa pamamagitan ng usok. Siguraduhin na agad tawagan ang medikal na tulong o dalhin sila sa pinakamalapit na ospital. Mahalagang sundin ang mga ito upang maging ligtas sa gitna ng mga sunog at maging handa sa anumang sakuna. Paano gamitin ang fire extinguisher? Upang gamitin ang fire extinguisher ng tama at ligtas, sundin ang mga sumusunod na hakbang. 1. Tiyakin ang iyong kaligtasan. Bago ka kumuha ng fire extinguisher, tiyaking ikaw ay ligtas at nasa ligtas na lugar. Siguraduhin mong hindi ka nasa harap ng apoy at walang anumang panganib sa paligid. 2. Bantayan ang marka ng fire extinguisher. Ang mga fire extinguisher ay may iba't ibang uri at angkop sa iba't ibang uri ng sunog. Basahin ang marka ng fire extinguisher upang matiyak na angkop ito sa uri ng apoy na iyong haharapin. 3. Matuto ng PASS technique. Ang PASS ay ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na dapat mong gawin sa paggamit ng fire extinguisher. Pull, bunutin, bunuan ang hawakan ng fire extinguisher upang maaktibo ang aparato. Aim, pusilin, pusilin ang base ng apoy at hindi ang mga nakawiwiling bahagi. Squeeze, piga, pigaan ang hawakan ng fire extinguisher kaya lumalabas ang fire retardant substance. Sweep, pahid, gumawa ng malawak na pahid ng fire extinguisher mula sa base ng apoy patungo sa ibabaw nito. 4. Makipagtulungan, habang ginagamit ang fire extinguisher, maaaring hilingin ang tulong ng iba upang sumailalim sa ibang mga hakbang, tulad ng tawag sa mga emergency services o pagpalabas ng mga tao sa loob ng panganib na lugar. Mahalagang tandaan na ang mga fire extinguisher ay katulong lamang sa mga maliit na sunog. Kung ang apoy ay lumalaki o hindi mo na kayang kontrolin ito, lumayo sa lugar at tawagan ang pinakamalapit na serbisyo ng bumbero o emergency hotline. Kami po ay nagpapasalamat sa pagdalugo ng ating mga kasama dito sa ginawang fire safety seminar. Sa pamamagitan po nito, mababawasan natin yung mga incident ng mga fire dito sa ating community. Kaya maraming maraming salamat sa mga nag-organize sa Bureau of Fire sa IMOS at sa Malagasang TV. Maraming maraming salamat. Lagi natin patibayin.
nating